Hi guys, isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kabataan at saka mga kamangyan, ay magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa herbal. Herbal. Maaaring nakikita nyo na ito. Parang kung titingnan ay para siyang isang uri ng damo. So, itong herbal na to ay malaki ang benepisyo sa atin. So, bago ko ituloy itong pagkukwento ko regarding dito sa herbal na to, ay kung kayo hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo, pagka-play nyo ng video, pagkatapos nyo, saka nyo i-like at saka nyo i-subscribe. Ano po, maraming salamat po. Tapos yun, back to tayo dito sa herbobena. Ano ba ang herbobena? Ito ay isang uri ng gamot na madaling tumubo, madaling itanim sa mga garden, sa mga bahay nyo. So, yun yung yun yung aking ina-advise sa mga plantito at saka mga plantita. Magtanim-tanim ho kayo na rin. Ari ho yung pakinabang ho ari sa inyo. Unang-una ho benepisyo nito. May sakit ang inyong tiyan, may kabag. Ano ho, kung may kabag ho kayo, ay ang gagawin ho ninyo, kayo ay kukuha ng 5 piraso hanggang 10 piraso. Ilalagay ho ninyo doon sa inyong kapihan. Talagay nyo ho yung tubig na galing sa termos. Huwag na huwag ho yung pakukuluan at yung aroma ay nawawala. Dahil importante ho dito yung aroma. Dahil ito ho yung peppermint. Kasi sabihin yung peppermint, medyo may aroma ho siyang parang mentol ho ba. Yung isang uri ng peppermint ho, yan ho ay Gopi, you are so very kulit-kulit ha. Ito, itutuloy ko lang kasi makulit yung aking aso. Ito nga pala si Topi. Yan. Siguro, nagugutom na to. So, hayaan lang natin siya, makulit. So, ito peppermint na to, maraming klase to. Yung isang klase nito, nilalagay pa nga sa pagkain. Alam niyo yung pagkain kung ano? Doon ho sa Chowlong, doon ho natatagpuan sa Palawan, nilalagyan ho nila. Kauri ho din ito, pero hindi ito yung gayon. Kasi may aroma ho talaga siya. So, balot ho tayo doon sa una, yung ikabak, ano, ilagay niyo ho doon. After, pag nilagay nyo na sa baso, nang ilagay nyo nyo ng tubig, 2 to 3 minutes, inyong tatakpan ng kaunti, tapos saka nyo mong iinumin. O, sigurado, alis ang inyong kabag. Pangalawa, kung kayo ay napupunta sa isang punsyonan, ano yung punsyonan? Yun yung okasyon, halimbawa yung kasal, yung mga eat all you can, yung mga gayon, at napadami ang inyong kain, yung nasa gaga ang kain ninyo, kayo ay nakaroon ng impatcho, sa English ay bloated, ito ay makakatulong din sa inyo. Ganun din hong gagawin nyo, same procedure, kuha ho kayo, lagay nyo ng tubig, takluban, inumay, makakatulong ho. Yun ho ang aking inirekomenda, at yun ho ay proven. Proven ho, yun ginagawa ko lagi, at yun ang pangkaraniwang naramdaman ko lagi, ang laging masakit at tiyan. Mas ang pangatlo ho ay yung kung ikaw ay bad breath. Akin hong nire-recommenda ay mag-inom-inom ho kayo na ret. Talagang mawawala ang amoy. Oo, yun yung sigurado. Ang sumunod ho, dun ho sa mga nakakatanda, ay tabi-tabi naman ho sa inyo, yung mga sakit ng balakang, yung mga rayo-rayuma, ari ho yung isa rin pwedeng makagamot. Ang gagawin nyo ho din ay inyong duduk-dukin. Pagkaduk-duk nyo na ho, dinidudukdok kayo sa Almeres, sa Gernay. Yan. Ariyo, Almeres. Dudukdokin nyo niyo. Kukuha ko yan ng ilang pilasa. Dudukdokin nyo niyo. Tapos, pagkaduk-duk na ho, kunin nyo yung pinagduk-dukan at inyong ipahid dun sa masakit na parte ng inyong katawan. Yan ho, parang mentol. O, ito ho naman ay herbal. Hindi ho ito nakaka-overdose o ano. Kaya nga ho, herbal eh. Tapos, ang susunod naman ho, ay kung kayo ay nahihilo. Kung kayo naman ho'y nahihilo, kukuha ho kayo ng ilang piraso na rin, duduk-dukin ho ninyo, at inyong amoy-amoyin. Ay, ispihado naman yung pag-amoy-amoy na iayos, ayos sila ng pag-amoy, basta amoy-amoyin ho ninyo, yan ho'y nakaka-relax. Tapos, yun nung kayo nahihilo ho kayo, ikukuha ho kayo ulit na rin garnet, duduk-dukin, ilalagyan nyo ho din yung katas, ilalagyan nyo ho ninyo, imamasal nyo sintido. Yan.
Sintido ko mon. Yan. Ngayon, pag tapos na ho kayo doon, at nagawa nyo na, ma-feel nyo na yung relax. Uy, nakaka-relax pa na. Oh. So, yun ho yung mga ilang benepisyo ho ng makukuha sa Herbo Buena. Isa pa ho, yung mga diabetes, pwede nyo rin ho itong inumin. Gawin nyo te araw-araw at makakatulong sa inyong diabetes. Oh. Yung sa mga sakit ho na arthritis yan, ay makakatulong ho yan, makakatulong ho. Ang sunod pa ho, ay ito ho, ipangkaraniwan talaga nangyayari. Ay yung sa babae, yung nagkakaroon sila ng monthly joke, yung ika nga sa patang kasi ikaw na midalaw, ayun, buwa ng dalaw. Ayun ho, ayun yung sumali, ang puso rin masakit, at namimilig at sasakit. Kumuha ho ulit kayong gamit eh. At inyong lagay nyo din ng hugasat, lagay nyo sa isang tagayan, at inyong takulubat, inumin ho ninyo, makakabawas ho ng sakit. Oh, yun ho talaga, ay yung, amoy ko ho eh. At doon naman ho sa mga bata naman ho, yun ho mga bata na may sipon, lagnat, at saka may sipon, may lagnat, at may tawag doon, konting ubo-ubo. Ito ho ay advisable din ho para sa kanila. Ang gagawin nyo lang, kukuha kayong mangkok. Yun ho mangkok ngayon, lalagyan ho ninyo ng tubig, yung mainit-init, maglagay din ho kayo nito, yung mga 5 piraso, hanggang 10 piraso na leaves. Inyong takpan ng bagya. Tapos pagka mga 2 minuto na, inyo ipasinghot yung amoy at yung nakaka-relax para mga kwan, inhaler. Yun, yun yung makakatulong din sa bata. At the same time, ipainom nyo rin ho yung pinang sabaw niya. O, makakatulong mo yan. Yan ang binibili ko sa inyo ay wala hong biro at pawang katotohanan lamang. Oo. Pero wala hong servisyo dahil ako i-ver nila ang din eh. Yun. Yun ho ang aking ilan ho sa benepisyo na pangkaraniwang nangyayari sa akin. Oo, nangyayari. Nagawa ko na ho yun. Tapos ang sunod ho ay yung ano po ba benepisyo nito? Ah, may benepisyo pa to. Yung may sakit ang ipin. Yung masakit ang ipin at may malaki-laki ng butas. Magdukduk mo kayo din yun. Alumeris na rin, dukduk ninyo. At katasin nyo, naging sumali sa tila. Itapat nyo doon sa may butas ng ipin at ilagay nyo doon. Yun, makakakuha kayo doon. Makakaalis mo ng sakit. Makakatulong ho. So, yun lang ho yung yun lang ho sa ilan sa mga maitutulong sa inyo ng Herbo Buena. O, ito ho yung Herbo Buena ito eh, kung titinlaan eh, parang damo-damong ganyan, eh yung pali malaki ang benepisyo sa atin at malaki ang ating makukuha din eh. O, na, yan ho ikon eh, madali naman ho mabuhay kung kayo ho mga plantita at plantita, ay kayo kumuhalaan ng paso at kumuha kayo ng stem at inyong ipagtusok-tusok lahat, lagyan nyo ng kaunting lupa, lagyan nyo, dilig-diligan, kailangan mo ang dilig para lumago, gumanda. Ilagay nyo muna sa mga, wag naman yung kuhan, direkta sa araw at madali yung mamatay. Tapos, itong Herbo Buena, isa rin yung gamot. Kung kayo ay may hiluhin, at kayo ay nabiyahe sa bus, sa barko, kayo ay magdala na rin ng kaunti, at inyong amoy ngayon, huwag naman lang, at baka kayo mapagkamalaan, basta isimplihan nyo na lang ang singhot at ay makakatulong sa inyong relaxation. Ito ay kasi mental. Ang sarap po, ito ay nakaka-relax. Malaking ho tulong talaga sa inyo. So, ito lang ho ang aking masasabi din. Ari ho yung napakagamit na gamit sa isang pamilyang maraming may mga ganyan. Lalo na ho ngayon, tayo ay dumadanas ng pandemic. Mga ubusipon, minsan no, nagiging ho isang sintomas na tayo mayroong COVID. So ito ho'y makakatulong sa inyo, Herbo Buena. Oo, yan ho proven and trusted ho yan. Yun lang ho ang maititip ko tungkol dito. Bagamat may iba pa itong benepisyo, so hindi ko na rin siguro, may mga iba pa, so hindi ko alam kasi hindi ko naman nagawa pa yung ibang yon. Yung sinabi ko sa inyo, naranasan ko at ito yung aking Herbo Buena. Ito yung aking ginagamit. Yan o. Tapos, maraming kapitbahay ko din ay nahingi ng garme. Humihingi ho siya niyan dahil, panho,
gawin yung mga bata, anak nila. Yun. Yun yung pinanggagamot. At the same time, nagkakalimun na rin mo sila. Ay kung gusto ninyo at malapit-lapit kayo din sa Batangas, ay kayong bibigyan ko. Sa dami yung aray, aray naman hindi mauubos. Magtanim mo kayo sa mga bakubakuran. Ito naman yung hindi ko, ang aray naman yung hindi makakakuha ng malaking space. Kung kayo yung 1.5 liter, kung wala kang ganun kaunting lagay nyo yung lupa at lagay nyo yung aray, tusukan nyo lang. Aray naman madaling mabuhay, hindi ko rin napakaalagain. Yun lang ho yung masasabi ko regarding dito sa video na, sa Carbovena na to. So bago tapusin ang video na to, salamat ho dun sa nag-subscribe sa nag-video nanood ng video. Maraming salamat ho sa inyo. Yung last na upload ko na may 200 na ako. Yay! Salamat! Salamat! Salamat sa lahat! Salamat sa tiwala! Tapos, shoutout ko dun sa kasamahan kong keker kay Junito Murado. Murado. Tubi. So, i-like niyo, i-subscribe niyo rin yung sa kanyang YT. Si Junito. Yun yung kasamahan kong keker. Katrabaho ko rin yun. Yun yung iming YouTube channel din. Congrats sa iyo, pare. Tapos, shoutout to sa lahat kay sa lahat ng checker, lalong-lalo na sa mga RDG, sa mga taga-cinema diyan, sa lahat ng mga bikers na mga nagsasama sa cinema. Shoutout to sa inyo. Lagi hong mag-iingat sa panahon ito dahil tayo hong nasa pandemic. Kay LB ho, salamat sa iyo sa pagbigay mo ng tips sa akin. Iyon lang at maraming